tips para sa iyong first solo trip this summer, alamin sa ating Summer Love It Special Report. First time solo trips ay exciting at nakakatakot at the same time. Ang pagta-travel na mag-isa ay isang paraan para matuklas ang hindi lang ang mundo kundi ang iyong sarili. Pagkakataon din ito, hindi lang para makakita ng mga new destination, kundi nagbibigay din ito sa iyo ng newfound confidence at skills. Narito ang ilang bagay na maaari mong gawin upang matiyak na ang iyong solo travel ay maging memorable. Una, i-let go ang iyong takot. Itong unang hakbang para harapin ito. Alamin kung ano-ano ang mga ito. Kalungkutan, homesickness, at ang posibilidad na hindi ka nais-nais na experience. Kapag nalaman mo na kung ano ang mga takot na ito, maaari mo simulan ng pagharap dito sa pamamagitan ng pagtugon sa bawat potensyal na sitwasyon. Kung ready ka na, next step ang pagre-research. Ang pagpaplano ay isa sa pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang maaaring mangyari. Ang pag-research sa mga lugar na nais mong puntahan ay magbibigay din sa iyo ng karagdagang kaalaman na tungkol dito. Plus point din ang makipag-usap sa iba pang solo traveler, lalo na kung napuntahan na nila ang nais mong lugar na puntahan. Dito magbibigay sila ng mga heads up, tips at recommendation ng mga hotel, restaurant at serbisyo na sila mismo ang naka-experience. Ngayong nakaset na ang iyong plano, huwag kalimutan na maaring hindi rin ito masunod. Kaya magkaroon ng Plan B. Maaaring makansela ang iyong flight at maaaring ma-stranded ka sa hindi pamilyar na lugar. Kaya siguraduhin meron kang Plan B kung sakaling mangyari ito. At panghuli, maghanda ng kopya ng iyong mahahalagang dokumento. Hindi naman kailangan na hard copies lahat. Maaari mo rin i-save ito sa isang flash drive. Ang pag-save ng iyong mga documents ay maaaring maging isang malaking tulong kung kailangan mo ang mga ito. Huwag mo hayaan ang iyong takot ang pumigil sa iyo explore ang ganda ng Pilipinas o maging ang mundo. Oo, ang pagta-travel na mag-isa sa unang pagkakataon maaaring bago sa iyo. Maging matalino, magplano ng maaga, makinig sa iyong intuition, at tandaan, hindi ka talaga nag-iisa.